Okay, sa bidyong ito, pag-uusapan po natin kung paano po gumawa ng second floor gamit po ang GI tubular na 2x4 at kung magkano po ang gagastusin. So, una, ito na ang ginagawa ni Kuya. Nagpuputol na siya ng tubular natin. Okay. So, si Kuya, habang nagpuputol po ng mga tubular na gagamitin natin ng second floor, yung kanyang helper naman po, nagbubutas po ng wall para sa pagpapasaka ng expansion valve. And so ayan, first day nakagawa na nga po sila ng hagdan, forma ng hagdan. So sa baba pala ay dalawang riser at pataas naman ay limang riser o apakan. Ito na, nagawa na yung forma ng second floor. So ang oras po ngayon ay alas dos. So alas dos yan na po yung nagawa nila. Dalawang tao lang po sila. Okay, ito po yung kabuuan ng second floor. Yan. So, umpisahan natin dito sa may pintuan. Yan. So, makikita ninyo yung distansya dito sa pintuan. Nasa 4 inches po yan. So, ito po palang pinagpatungan ng tubular ni Kuya. Isa angle bar yan na number 2. Tapos, yung pinanglalagay niya po dyan sa wall. Yung tinatawag po na expansion screw. So, in-screw na lang. Tapos, ito po yung forma sa may hagdanan. Okay. So, kung makikita po ninyo, sa mga naniniwala po sa mga superstitious belief o yung pamahiin, yung hagdan ni Kuya is pakanan po. Yan. Irakyat ninyo, pakanan. Tapos pagdating din dun sa taas, pakanan. Kasi sa mga paniniwala nga, base sa mga ninuno natin, pag pakaliwa daw, meron tayong mga tinatawag na, sa relationship yung mga nangangaliwa. So ito, tama yung ginawa ni Kuya. Tagaling, expert. Okay. So ito naman yung kanilang CR. Ang kagandahan yung CR nila, tinanggalan lang din ni Kuya, binawasan lang din dyan para yung strength. So kung maglalagay sila dito ng cabinet, so dito na lang banda sa may CR para kahit mabigat, salo lang nitong CR na to yung bigat. So kahit saan naman, pero pinakamasipti po pag dito banda, kasi ayan, kung makikita ninyo, nasa lupo ng semento. So galing doon, ito po yung kanilang kusina. Yan, medyo magulo lang, siyempre may nakatira na. So ganun po talaga, mahirap magpagawa ng bahay pag may mga gamit na. Ito sa CR, diretso. Yan, yan, diretso po yan. So ang ginamit po pala na bakal dito is tubular na 2x4x1.5. 1.5 po yung kapal niya, 1.5 mm. So yan. Okay. Yan, ang ganda. So yung ginamit din sa taas is ano yan, marina plywood na 3/4. Okay. So yan, kung makikita ninyo, napakapulido. Hindi pa lang po yan napipinturahan. Mas lalong gaganda po yan tingnan pag pininturahan. Okay. Yan. So yan naman sa taas. Okay. So ngayon, ang pinuporma nila ni Kuya is yung sa hagdanan. So yan yung pinakalanding ni Kuya. So maganda din yung ginawa nito yung landing, dalawa. So kung naniniwala din kayo sa pamahiin, yung oro plata mata, which is oro, stand po yun for gold, and plata for silver. Yung mata naman, yun yung death o kaya malas. So yun lang naman po yung mga pamahiin, pero siyempre wala naman pong mawawala sa atin. Nasa inyo na po yun kung maniniwala po kayo o hindi. Siyempre wala naman pong mawawala sa atin pag maniniwala tayo sa mga kasabihan. So dalawa, oro, plata, so silver. So hindi po kasama sa bilang yung landing.
Matapos niyan, bilang na naman po ulit kayo. Isang landing, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. So, yan. Inaano pa nila ni Kuya, tinatansya nila. Kasi ito si Kuya, taga Visayas din. So, pag mga Visaya, kasi so, maano kami sa mga superstitious belief. Makaniniwala. Okay. So, shout out nga po pala sa idol ko. Yan, kumakain. 82 years old na po yan. Pero malakas pa po yan mag-jogging. Mas malakas pa yan mag-inom kaysa sa akin. Tatay! Hi ka sa vlog, hi ka sa vlog. Hi ka muna, tatay. 82 years old na po yan, si tatay. Siya po yung father ko ng may-ari ng bahay. Si Ate Mai. Shout out. Shout out, tatay! Shout out po si mama! Shout out. Okay lang. Okay. Wala problema yan. Wala problema sa akin. Wala. 82 years old na po si tatay. So sana makaabot pa tayo sa ganung edad. Ay, itanda na ako. Bata pa po ko. Eh ba din? Nako. Mamaya may kalmot ka kay nanay. Paano ko sabihin kung inaibig kita? Oh my God! Wow! Wala na. Wala tapos na yun. Ah. Hoy! Patay tayo dyan. So sa kasalukuyang pinuporma pa nila yung script po natin. So andito sila ni Kuya. Yan. Nakikita ninyo yung angle bar. Yan po yung ginagamit nila. Ito. Dos. Yan. Yung kapan. So, dahil nga ang gusto nung mayari itatiles, ginawa nila yung forma na yan. Susimintuhin ko yan nila. Bubuhusan ko nila yan. Bagay tile. So, lahat yan nakaprepared na. So, ayan na po yung unang step nila ni Kuya. Nagawa. Tapos doon naman sa gilid, nagbaon po sila ng 9mm naman na rebar o reinforcement bar o yung bakal. So doon po nila ipapatong yung magiging hagdan. Ayan. Nabutasan at napasakan na rin. Sa mga gustong magpagawa, comment lang po kayo sa baba. Ayan. At kapitbahay lang naman namin po si Kuya. So ito, itong ano pala dito, landing, lalagyan pa yan nila dyan ng buhos, bubuhusan nila yan. So ang gagawin pala nilang step dyan, slima. So which is mag-i-end din siya ng plata. Kasi oro, plata, mata, oro, plata. Okay? Sila, so ito. Ito yung magsisilbing papatibay na hagdan ninyo. Yan, kasi lalagyan pa naman dito ng 1x1. Yan, pa ganun. O kaya 1x2. So, yan yung magpapatibay na hagdan ninyo para hindi haalong. Yun po yan, connected po dun. Yan. Pinaka, ano ninyo, railings. Yan, dubling 2x2 po yan. Dalawa. Pababa. Ano, bago ka na? Pwesto, bago ka na? Okay, D4 ni Kuya. Bago ka ng pwesto. Yan na po yung nagawa ng hagdan. Ayan. So, petibay na po ng hagdan. Ayan. So, nilalagyan na ngayon ni Kuya ng 9mm na bakal. So, bubuhusan po niya ngayon ng saminto. So, kaya niya nilagyan para kung patibay din po yan. Tapos mayroong plywood sa baba. Okay. So, ito. Kahapon, wala pang laman ng lupa. Ngayon nilagyan na nila. So, ang ganda. Ang plybay. So, magkabilaan po. Nilagyan ni Kuya ng 2x2, yan. Parang pinaka-brief ko ng step.
itong ginawa pala nila sa railings, 1x1 po yung tubo lang. Tapos ito, 2x2. Tapos 2x2 din na angle bar. Ito, para sa lalagay, lagyan na siya ng forma ng stick. Mamaya, tingnan naman natin sa taas. So, ito. Ganito lang po, ano? Makatibay po naman. Pag nilagyan na ng halo. Makatibay niya. Walang alog yan. Green! Ito po yung railings dito sa taas. Ayan. Napaganda. Simple pero may dating design. Para sa mga bata. So ito po pala yung taas nila. Yung tiles pa, tawag nila dito, siruho. Yan. Patay! 0-0 po yung gilid. Oh. Awang din yung iba dyan, kasi yung... Eh, sa ano, sa semento kaya, aha. Uh-huh. Pero napaka hindi katulad ng iba, nang lalaki ng ano, awang. Ano? Marami pala yan. Yan. Yung ginamit din pala ni Kuya pang fix dito. Yan, black screw. Anong number ito kuya? Uno? O medya lang? Uno medya. Ah, uno medya. So, one. Ay, kasi 3-4 nga po. So, tama nga. Uno medya. Uno medya, pwede ito. Yan. Kasi 3-4 po yung plywood. Kita ninyo. Anong pulido? Nasa gagawa rin talaga yun. Ito. Kita ninyo. So, haba nga po pala ng bahay ay 18. So, pag pinapulisong yung dalawang plywood, this is size, may sigra pang 2 feet. So, yun yung dinagdagan ni Kuya dun. So, dito, sarado po yan. Haba, dalawang plywood. Ito. So, dito may konti lang din diferensya. Siguro mga 3 feet din ito. Kasi ang lapa din ng bahay ay 13. Yun. Tapos yung napahaba ay 18. So, ang haba ng plywood natin is 8. Ang lapad naman yan ay 4. So, ang mga nagamit lang dito, kabuuan siguro isa, bilangin natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, siguro mga pito. May sobra pa yun sa pito. So, sa ano naman, sa plywood, wala pong fixed na price yan. Depende na po yan sa hardware na mabibilhan ninyo. So, kami dito, medyo malayo-layo kami sa ano, kaya medyo may kamahalan din talaga. At saka, nagmahal naman din talaga mga materials ngayon. Pinupol weld na ni Kuya yung railings. Ha? Yung na pinuntan. So, dalawa lang po sila na gawa nito. Ito po. Shout out kay Kuya. Siya po yung expert din na helper. Kain muna. Kain muna. Pagod. So, kakaiba din itong kanyang helper. Parang ano na rin ito. Skilled. Yan yung kagandahan pag ay marunong yung ano mo, helper. Hindi mo na kailangan sabihan. Alam na kung anong gagawin. Kaya napakabilis din ang kanilang gawa dito. So, ito. 2x2 yung dinamit. Tapos, 2x2 yung sa gitna. The rest, 1x1 na po yan. Ayan, ito full world na suya.
tatapos na. Kasunod nito, pipinturahan na po yan ng red oxide po ba ipipintura niyo kuya? Primer. Primer na red oxide. Yung gray. Pwedeng red oxide, pwedeng oxide. Mas maganda yung epoxy primer. Ayan o, ano? Oo, epoxy primer mas maganda. Ano pong maganda kuya? Epoxy primer. Ah, epoxy primer. Mas maganda po yung kuya kaysa sa red oxide. Okay. So, epoxy primer daw po. Pinakamaganda. Mas maganda po yan kaysa sa red oxide. So, ganito po mag-apply ng black screw. Mabilisan lang. So yung iba naman gumagamit ng cordless. Diyan lang tingnan natin may pag may tiles na. Yeah. Isa-isa lang daw sabi. Ha? Isa-isa lang daw. Pwede mo na yan kagad pasundan, no? Yung tiles. Hindi, may tiles sana yun. Ay? Ay, yung likod. Dapat sinabi mo, kuya, kulang tiles ang kailangan niya. Anong size na po niyan kaya? 30? 30. Yan lang naman ang tatay, diba? Ah, okay. Tapos, 60 po yung haba, no? Meron nang sukat na ganyang tiles. 40 by 60 meron. 40 by 60 kaya, no? 30 by 60. Meron. Wala namang 40 by 60. Wala pa, no? 30 by 60 lang. Yan na yung dyan. Ah, isang lagayan, ha? At sinabi mo na pala kung saan mo. Tansado na ni kuya eh. Kaya dapat siya pa rin yung gagawa.